po, no, isang magandang awo sa inyo lahat, mga kaibigan, at maligayang awo ng mga puso sa inyo lahat. Happy Valentine's Day po sa lahat ng mga nanonood sa atin dyan, sa lahat ng mga Cindynatics, at muli nagpabalik po si Kuya Sid para mag-advise tungkol sa Valentine's. Alam po natin na ngayong araw ay Valentine's Day. So, yung kanya-kanya ng bigay na regalo sa mga siyota, sa mga may asawa, di ba? Pagka Valentine's Day, tayong mga lalaki ay nag-i-effort na mabigyan ng regalo ating minamahal, no? Lalo na sa mga crush-crush natin, binibigyan din natin sila ng letters, binibigyan natin sila ng chocolate, at ng flowers, bibili tayo kahit mahal yan, no? Kasi syempre, Valentine's, dahil inaasahan nila, inaasahan ng iba na mayroon sila mabibigyan. And anyway, yung iba dyan na single ay mayroon din mga nagasana all, yung bitter, at mayroon din yung mga parang naiingit dahil yung kanya-kanya na mighty sa mga regalo, diba? Kanya-kanya na papicture, mas ganyan. So may bibigyan lang po ko na message ngayong Valentine's Day, diba? Alam natin pagka single eh, madalas sana all. Dahil sana all, ibig sabihin kasi yan yung sana ako din, yun, sana dumating din na may tao din na magkagusto sa akin. And anyway, may mensahe lang po si Kuya Sid para sa mga hindi crush na crush nila, para sa mga umaasa lang sa wala, at para din sa mga tao umaasa sa minamahal niya. So ito lang yung message natin sa araw na ito bago ay pagkatapos ng Valentine's. Para sa mga single, ito pa sa mga single to, makinig kayo mabuti. Hindi masakit ang pagiging single. Hindi mo nito sumpa. Actually, it is a blessing, no? Anin mo yung status sa in a relationship kung nasa maling tao ka naman. Hindi mo lahat ng in a relationship ay nasa tamang relationship. Huwag kang magbadali para hindi magkamali. Ang relasyong hindi kasal, ang nais ay sakal kung aabutin. Ang tunay na pag-ibig, hindi lang isang araw na sineselebrate. Dapat araw-araw. Kaya don't be frustrated if you are single. May tamang tao na para sa'yo kung mamuno ka lang maghintay. Yun ang message natin ngayong Valentine's. Kasi sa panahon ngayon, yung love, yung paghahanap ng the one ay madali na lang. Hahanap na sa social media, sa Facebook, sa Instagram, etc. At yung panliligaw ngayon sa kasalukuyan, sa inibasyon natin ngayon, ay madalian, o instant. Hindi tulad ng mga unang panahon. Pinaghihirapan talaga yung panliligaw, no? Lalo't kung yung tipong parang langit siya lupa ka, di ba? Yung mahirap siya i-reach. Yun, mahirap yung paligaw, no? Mga, siguro, maganda yun ng ilang taon. Guys, okay, ilang buwan pa nga eh. Ngayon, chat-chat ka lang. Ayun, makakilala ka na. O, mag-chat-chat lang kayo, mag-wave lang sa messenger, kayo na. Diba? Pero, hindi lang dapat yung mindset natin ay dapat paggawin tayo ng joke. Hindi dapat ganun. Dahil yung pagiging single daw, ay hindi naman daw sumpa. Hindi naman ibig sabihin na single ka, pangit ka. Hindi naman ganun. Pagiging single, ay actually, it is a blessing. Alam, bakit? Dahil nagagawa mo yung mga gusto mo, wala pong pumipigil sa'yo, kumbaga. Kasi kung may girlfriend ka o boyfriend, mayroon magpipigil sa lahat ng mga gusto mo abutin. At ma-enjoy natin yung pagiging buhay single, yung mas kikilalanin natin yung ating sarili. At saka, yung pagiging blessing ay kailangan magdawal muna tayong mabuti at patuloy natin na i-pursue ang ating mga pangarap bago tayo pumasok sa lahat. Ataanin mo daw yung status na in a relationship kung nasa maling tao ka naman, di ba? Hindi naman kasi lahat ng in a relationship ay nasa tamang tao. Ibig sabihin, walang natatagal na in a relationship kung hindi kayo compatible sa isa't isa. Kung hindi talaga kayo pao sa isa't isa, ganun. Yung in a relationship kasi, hindi naman lahat ng tao ay masaya. Mayroon din iba na napipilitan, mayroon din iba na malamig na yung samahan, malamig na yung pagsasama ng dalawang nagkakaibigan, diba? Kaya hindi naman lahat ng relationship
ay, nasa tamang tao. Ibig sabihin na hindi talaga kayo comfortable. Ibig sabihin na, tawag dito, tawag pinagtagpo lang kayo, ngunit hindi tinadhanan. At saka yung tunay na pag-ibig, dapat hindi minamadali. Diba? Dahil hindi naman instant to na chat-chat lang, okay na. Hindi naman to katulad na instant noodles na lagyan mo lang ng mainit, okay na. Lagyan mo lang ng mainit yung 3-in-1 na coffee, okay na. Hindi ito dapat pinaghihirapan, pinagsusumingakapan. No? Para makuha yung totoong pag-ibig. Tsaka doon din masusubok yung gaano kalalim pag-ibig mo sa isang tao. Kaya, part na talaga, pagka umibig ka, masasaktan ka. Ganun na talaga yun. Part na talaga yun. Pagka nagmahal ka, masasaktan ka talaga. Dahil mahal mo nga. No? Ang relasyong hindi kasal, ang nais ay isa ka lang ang abutin. Sinabi nga po dito sa message ko, no? Na ibig sabihin ay kung hindi kasal ang magka-relasyon, ay mahirap po yun. Saka lang ang abutin nyo sa inyong mga magulang. No? Lalo kung mga bata pa kayo. At saka dapat, pagka pumasok tayo sa relationship, dapat din dumadaan sa pagsubok sa kasal. No? At saka yung tunay na pag-ibig, hindi lang isang araw sinicelebrate. Dapat hindi lang tuwing anniversary ninyo, hindi lang tuwing Valentine's Day. Dapat araw-araw. Limbawa, araw-arawin mo siyang suyuin, araw-arawin mo siyang lambingin, di ba? Ganun yun eh. Hindi lang dapat yung tuwing February 14, tsaka mo na siyang bibigyan ng flowers. Hindi dapat ganun. Dapat everyday. Kung may panggastos, no? At saka, don't be frustrated if you are single. Ibig sabihin na, yung magmungsisihin yung sarili mo bakit ka single, ay napangit kasi nyo, ay walang nagkakagusto sa akin, ay si ganito kasi maganda, ay ganito kasi si ganyan, guwapo kasi. Hindi naman sa ganun, kasi ay, pag single, siguro yung ginagugustuhan mo ngayon, yung mga crush mo ngayon, ay hindi ka talaga nagugustuhan, wala talaga siyang gusto sa'yo, no? Dahil wala naman sa itsura yan eh. Sa ugali pa rin yan, tandaan yan. Hindi rin dapat sa looks yan, dapat sa ugali. Kailangan makilala natin yung mga nagugustuhan natin, kaya ingat-ingat din tayo. Saka, siguro hindi pa dumadating yung tamang panahon para pumasok ka sa ganyan. Kasi kung minamadali natin, ay magfe-fail. Diba? O, isipin nyo na lang yung paggawa ng building. No, kung minadali yun, anong sa tingin nyo? Diba, babaksak na magiging substandard. Pero ganoon din sa pag-ibig, kailangan din nilalagyan ng pundasyon. Dapat pinapagtibay, no? Para sa anumang mga pagsubok na dating ay hindi ito matitinag at mananatiling matayog. Diba? Ganyan lang. At saka yung kung may tamang panahon naman para pumasok ka sa ganyan relasyon. Siguro mga bata pa tayo, kaya hindi pa pwede yung mga ganyan-ganyan bagay. At saka kailangan muna i-priority muna natin, dapat natin i-priority katulad ng pag-aaral, yung tumulong sa pamilya, ganun. At saka kung may tamang taong dating sa'yo, malalaman mo rin yan. Ibibigay rin sa'yo ng Diyos yun. Kung mamunok ka maghintay, kailangan din kasi may patience tayo, no, mga kaibigan. Saka tandaan nyo yung LDR ko. LDR. Pinayo lang din to sa amin nung science teacher namin. Yung LDR, di ba, dapat long distance relationship. Tapos sa'kin iba, LDR, libro, diploma, libro-diploma, at saka relationship mo sa loob. Yun yung tatlong bagay na mahalaga. No? Saka mo mahanap yung ka-LDR mo pag nakompleto mo itong tatlong to. Kaya ngay napakabuti ng Diyos, no? Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Diba? Kaya natututuwin tayo na mag-ibig ng bahal kasi ganun din yung Diyos natin. Diba? Kaya pag sa Valentine's ay sana ay ma-enjoy niyo yung awa na ito, no? Saka kasi ngayong Valentine's po kasi, hindi nyo na itatanong mo. Anniversary po yun ng lolo't lola ko. Yung 9 years na po sila. Sa kalungkutan nyo alam po na yung anniversary po na yun ay ngayon ay wala po yung lolo ko kasi patay na po siya. Pumanaw na po yung lolo ko po. Kaya 9 years na po sana sila ngayon ng lolo ko. Bali, kinasal sila nung doon sa kasalang bayan. Doon po sa mga 2011.
Bali, ano pa lang po ako noon, grade 1 pa lang po ako noon. Napakataga na panahon na. Ngayon, 9 years na silang kasali ng lolo ko. At saka yung kanina, nag-enjoy din kami doon sa pagkain nung sa eating fellowship kanina, nung sa 10 Yoyo, shoutout yan. No? At na-enjoy namin yung mga pagkain kanina. Grabe. Tapos, ang dami namin ginawa nung kanina, yung Valentine's, nag-eating fellowship, nag-ayos ng, ano, nag-ayos ng research, nag, ano pa, yung class picture, ayun. Tapos yung research po pa namin. Diba? Napakaraming ginagawa namin Valentine's. Saka pag Valentine's kasi mga kaibigan, magastos din nyo. Kaya kailangan kung magre-regalo kayo sa someone ninyo, sa amin na mahal nyo, kailangan may panggastos kayo. Ganun lang yun. Yun lang yung mga advice ni Coach Ed sa awan na ito. At huwag yung kakalimutan na i-like, share, subscribe ang ating channel, no? Ito pala si Coach Ed na bumabati sa inyo na Happy Hearts Day sa inyo lahat. Happy Valentine's, mga kaibigan, ha? Pala si Coach Ed, papaalam. Sana mahanap ninyo yung tawan ninyo.